Yun, magandang umaga, tanghali, gabi sa inyo mga ma'am, sir, at at ngayong araw ay kakaroon mo tayo ng seryosong vlog. At gagawin ko ito kada Sabado. Tawagin ko itong Serious It Vlog. Tawagin ko itong Serious It Vlog, ma'am, sir, ano po. At kada Sabado na to, gagawin ko itong vlog na to every 6 days a week, yung 7-7. Okay nga, Lord's Day. So, umpisa na natin. Let's go. Yan, at kakaibang vlog natin ngayon. At i-discuss sa inyo or sasabihin ko sa inyo kung ano ang mga... Dati kasi nag-scroll ako sa FB. Nag-anap ako ng pwedeng makontent. Bisa din ako kumukuha ng content. Nag-scroll ako sa FB at nakita ako ng isang magandang topic. Which is ito. 10 things that requires zero talent. So, diba? So, ayun. Ano-ano nga ba ang mga bagay o... na hindi kailangan ng talent, diba? May mga kailangan sumasayaw. Kumakanta. Diba? Kailangan mga practice yun. So, ito, 10 things that doesn't require zero talent. Itong mga to ay pwede silang practicein, diba? Pinapractice din itong mga to kahit hindi sila talent. Pero, pag na-master mo ito, kakaiba ka. So, at pangintay natin, disclaimer, hindi sa akin galing ito. Nagaanap lang ako sa FB at tanong research lang. So, let's go. Nire-write ko na lang. Ito siya. Yan. At yung mga pag-uusapan natin ngayon. Okay, number one sa ating top 10 is being on time. So, ang being on time kasi, baliko ako dyan. Siyempre, isa akong parang procrastinator. Alam ko, lagi kramo. So, pati oras kinakram ko. No? Pag meron ka nitong itong bagay na to, no, being on time, isang malaking bagay factor ng buhay natin ay yung lagi kang mahaga ka lagi sa oras. Sabi nga ng pastor namin, pag on time ka, late ka pa rin kasi tumatakbo ang oras. Mas maganda kung yung mismong oras na usapan, kung ano yung sinet na time, before 1 hour before or 30 minutes before or kahit 15 before, diba, para makapagtay na ka, nandun ka na sa usapan ng oras, no? Isa pa, pag grabe, iba impact na iba lagi ka na sa oras or before the time, no, hindi lagi beating the shot clock, palagi beating the time, diba? Dapat lagi kang maaga, on time, hindi on time, dapat before the time, okay? Okay, number 2, work ethics. Or work ethics. Ang work ethics ay sabi sa internet ay not only about their job or career or vocation. Itong work ethics kasi ay involves attitude, behavior, respect, communication, and interaction. No, at marami to demonstrate many things about whom, how a person is. No? Hindi lang naman sa about sa trabaho yung work ethics, no. Maraming factor nito yung kung paano ka gumalaw around workplace or around school, basta kung saan ka mang feel ngayon. Ayun yung parang gagalawan mo. Parang yun lang. Kung saan ka gumagalaw na feel ngayon, dapat makibagay ka, makisalamuha ka, makiayon ka, no? Pero kung hindi ka naman sa makiayon, hindi ko naman sinabi, sabayan mo lahat, mamili ka ng tama, iwalay mo yung mali. Diba? Okay ba? Number 3, ulit lang to. Number 3 is effort. Ito parang nung nabasa ko itong post na to, sabi ko parang pinakamadali dito effort, pero hindi. No, effort needs sacrifice. Effort needs sacrifice. Parang panigliligaw ko, diba? Kailangan mo ng effort. Lahat, ibigay mo kung ano man yung mga gusto niya, kung ano man mga hilig niya, kung ano man yung mga cravings niya. Nakaranasan ko kasi yun eh. Nung high school ako eh. Talaga nga naman. Talaga nga naman effort, kung anong gusto niya bigay. Mayaman ako nung high school eh. High school lang. Effort, needs sacrifice, needs time, needs talent, and needs treasure. Diba? Nasa loob na yung talent ng effort. So, pag na-practice mo, sabi ko nga kanina, pag na-practice mo to lahat, no, parang panalo ka na. Effort kasi, ito yung mga ginagawa mo, kung ano-ano, yun kung ano-ano yung masama, di ba? Kung ano yung hilig mo, nagbubuhos ka ng effort, nagbubuhos ka ng mga love dun sa ginagawa mo.
nagbubuhos ka ng mga support, no? Support sa sarili mo, nag-effort 'yon, di ba? Effort 'yon. Record call time 8:00 sa umaga, 6:30 effort 'yon na pag tumayo ka, panalo ka. Number 4, energy. We need energy in our life. We need energy to push through. We need energy to face the battle. We need energy to pass every circumstances in our life, no? And lahat 'yon, lahat ko kailangan energy. Even this, ginagawa ko, kailangan ko ng energy. Kanina kasi wala akong kagana-gana ng video kaya ngayon lang. So kailangan ko ng energy, kailangan ko ng effort to do these things. Kailangan ko mag-research, kailangan ko magsulat para makabisado, kailangan ko mag-video, kailangan ko mag-edit, no? It takes time, effort and energy to produce, no? At pag nagawa mo, malagpasan 'to, panalo ka. Lagi ko sinasabi, panalo ka. Next is body language. Body language, ito yung mga non-verbal communication through the sender's body movement, facial expression, voice tone and loudness, no? Itong body language ay ito yung kung paano ka umarte, no? Kunyari, may kausap ka, lalo pag di mo ka close, hindi mo talaga kilala, ito yung kung paano ka magre-react sa kaharap mo, sa kausap mo, no? Ito kung paano makakausapin, kung mahina lang ba o malakas, kung yung voice tone mo ay pumipiyok pa dahil sa inis, minsan ganon, no? Minsan ganon. Ganon tayo lahat. Ay, hindi naman lahat, no? Minsan kasi may mabait talaga na kaya kontrolin, di ba? Yung body language, kung paano mo tignan yung tao or isang bagay. Yung mga mannerism mo. Ay, nakangawi. Di ba? Depende na yun sa atin kung paano natin kukontrolin or mamasterin. Kasi may mastery lagi lahat to. Simula 1 hanggang 10, may mastery yan. Hindi yan by snap, magkakaroon. Hindi yan by blink of an eye, no? Magkakaroon ka nito. It takes time pa rin para mamaster mo lahat to. At tumako tayo sa number 6. Number 6, passion. Itong passion ay, hindi ko alam yung totoong meaning nito, pero yung passion para sa akin ay ito yung what you love, what you really love to do, no? Kung saan mo binubuhos yung heart mo, kung saan mo pinupour out yung heart mo, kung paano mo gawin, diba? Pag may isa kang bagay, diba? Na, kunyari, passion mo talaga. Halimbawa ako, sa pagtugtog, passion ko talaga yun. Kailangan ko mag-practice, kailangan kong aralin every chords, every scalings, every pindot, every strum, kahit ano, diba? Every kalabit, at every palo, hindi naman marunong lang, yung mga strings at piano lang. Kailangan mo, lahat talaga to, no? Lahat to, it takes time, lalo yung number one day on time, para ma-master, para magkaroon ng habit, para magkaroon ng mga pagbabago sa buhay, no? At kung ano talaga yung passion natin, buhusan natin ng panahon, alayan natin ng oras, ibuhos natin yung pagmamahal sa ginagawa natin. Ayun, number 7, doing extra. Itong doing extra, para na lang itong mga bagay na pagtulong, no? Pagtulong sa iba't ibang aspeto, pagtulong sa mga, halimbawa, pagtulong sa mga tatanda, pagtulong sa mga nasa labas, nagtulong sa labas, tulong sa mga pulubi, sa nangangalakal, sa mga nababasura, di ba? Iba yung mga kailangan natin gawin. Or other term, go for an extra mile, di ba? Go for an extra mile. Yung ginagawa mo, kailangan mo lagpasan. Parang sa passion. Correctado itong passion. The numbers is the term. Kaya sa passion mo, if you want to do great, ibit mo yung great, gawin mong greater. Kailangan, hindi ka lang dapat nasa good, lagi ka dapat nasa better. No? And yung doing extra, ito talaga, kailangan mo ng patience. Kasi, hindi naman one time, big time yung gusto mo maging magaling, gusto mo maging maayos, diba? And doing extra is not easy. It is hard kasi, ano nga, sabi ko nga, it takes time, patience, diba? Maubos pasensya mo dito pag hindi mo gusto lalo yung mga ginagawa mo, diba? Doing extra sa lahat. Maraming tayong pwedeng alayan ng extra natin. Go for an extra mile, do some extra miles, and
do some extra. Yung kung saan yung ginagawa mo, exceed mo yun. No? Exceed mo lahat ng ginagawa mo para naman yung expectation mo sa sarili mo tumaas. Tumaas yung confidence mo. Tumaas yung mga self-esteem mo. Diba? Self-confidence. Para mataas, tumaas lahat yun. Do some extra. Dumako tayo sa pang-8. Third to the last. Being prepared. Always be prepared sa lahat ng gagawin natin. Sa lahat ng gagawin lahat. Ewan, pinito nga kanina na bago ako mag-video, nagsulat ako. Gawa ang visual aid para sa inyo. Nagsulat ako sa mga hindi ko kabisado. Ayan, script yan. Ayan, mga, pag hindi ko kabisado, nag-script ako. Marami yan. Tawag ko dito, content notebook. Ayan, content notebook. This is my content notebook. Ayan. Mga past vlogs ko, ito nakasulat. Ayan. Yan, dito yan. Being prepared. Dapat being prepared ka lang. Okay, prepared ka sa mga gamit. Ula ko sa gamit. Prepared ka sa mga gagawin. Prepared ka sa kung anong mangyayari. Prepared ka. Dapat, or may expectation ka lagi sa outcome. Prepared ka kung anong magiging kalabasan, kung anong gagawin mo. Dapat lagi kang prepared. Dapat lagi kang ready. Prepared, or sa kahit saan bagay, no? Sa kahit saan bagay, mapasakuna. Yung mga pagiging prepared, yung pagiging prepared kasi ay maraming oras ang ginugugol mo dito sa pagpe-prepare. Minsan, yung katulad na lang yung sa amin, di ba? Lagi yon sa camp. Sa camp lagi. Magre-ready yun for how long months. Tapos tatapusin mo for 4 days or anniversary ng church. Mag-meeting lahat ng mga ano for ilang months. Tapos 1 day, di ba? Kailangan lagi kang prepared sa lahat ng gagawin. Sa possible outcome, sa possible mga ganito, ganyan, di ba? Lagi kang handa, no? Handa sa kung ano man ang papagawa sa'yo, gagawin mo. Sa mga hindi pa laging prepared, kailangan lagi natin ito gawin. Kasi kahit anong mangyari, dapat kahit saan tayo, lagi tayong prepared sa mga bagay na gagawin talaga natin. Hindi lang sa mga sakuna, no? Kundi sa mga tao kung paano natin sila ititrato, no? Para pag may nakipag-usap sa'yo na I am depressed, lalapitan ka, kailangan lagi kang prepared, no? Kailangan filled ka ng joy para haluan mo sila or bigyan mo sila ng kasiyahan sa puso. Dumako tayo sa number 9, second to the last. Being coachable, ito isa sa malaki factor sa akin. Kasi minsan independent ako, minsan dependent din. Minsan kasi may mga times na independent talaga ako sa mga decisions ko. Kahit ano sabihin, wala. Pero kailangan natin maging coachable. Kailangan natin laging maturuan kasi hindi tayo lagi tama. No? We are not always right. Kaya kailangan natin matuto sa kung anong bagay na mali sa atin. Sa kung saan bagay na kailangan natin mag-excel. Kung saan tayo may improve. Kung saan tayo mag-grow. No? Lahat tayo. Kailangan coachable tayo sa lahat ng bagay. Sa nanay natin, lalo sa magulang. Dapat kahit saan, tanggapin natin yung pagkakamali natin. Tanggapin din natin yung mga turo at turuan. Kasi nga, di ba, matanda na sila. Hindi naman ibig sabihin na papunta ka pala, papalik na kami. At pipilosopohin natin, no? Sabihin natin, hindi mo tayo nagkasabay. Alam ng nakakatanda kung ano makakabuti o nakasama, makakasama sa atin. So, kailangan natin maging coachable sa lahat ng bagay. At all times, at all cost, no? Dumako tayo sa number 10, attitude. No? May mga bagay talaga na hindi natin minsan mapipigilan. No? Lumabas sa ating mga dila. O sa mga ating galaw. No? May mga, ayun yung attitude din natin. How you react on situations, how you react on circumstances, how you react on your surroundings, how you react people, kung saan ka ipag-usap, people you interact, no? Yung attitude, lumalabas yan in the middle of the storm ng buhay natin. No? Lumalabas yan dahil ay una, nahihirapan tayo. Ayun nga, how you react on circumstances. Diba? Lumalabas yan tuwing sawi tayo. Diba? Tuwing lumalabas yan. Hindi lang sa body language, hindi lang sa mga how we act, no? Kundi sa dumalabas din sa dila natin. Dahil nga, minsan nag-iba attitude natin dahil nasaktan nga tayo. Minsan nag-iba attitude natin dahil
kunyari, hindi lang sa sobrang babaw, no, hindi lang tayo nabigyan ng tinapay, no, nag-iba na ugali natin. At hindi tayo ganun, sanayin natin na baguhin araw-araw yung attitude na natin para hindi naman tayo kawawa sa huli. Kasi ikaw na ako na yung attitude ko mali, ako pa yung masama, di ba? Minsan, lalo na ito, panapapakan yung pride natin, panapapakilaman yung ego natin, doon lumalabas ang attitude. Sana, ang isa sa kasama ng attitude, humbleness. Para sa akin, humbleness, kasi tandem sila. Pag pride mo kasi natapakan, di ba? Mag-iba attitude natin. So, kailangan humble tayo at all times, at all costs. Dapat humble ka lagi. Ayun, kailangan natin yung attitude. Be all you can be, sabi nga ng libro dito. Hindi ko pa nababasa ito eh. So, palabas eh. So, ngayon kailangan ko na magbasa. Kawawa naman itong libro. Ayan. Be all you can be. Dahil may mga times talaga na hindi natin inaasahan na mababago, diba? Ihip ng hangin. Minsan yung attitude natin matatamaan, yung ego, yung pride natin matatamaan, at nag-iiba na lang bigla, diba? Mabilis mag-shift yan eh. Kung you learn to control your feelings or emotions, hindi ka agad mapapaagos sa dalo ng problema, sa circumstances, sa storm ng buhay mo. So, how you react on things will determine your attitude. So, ayun. So, ayun. At maraming salamat sa mga nanood. Alauna na ng umaga. At late na tayo sa daily vlog. Hindi naman daily vlog. 6-day vlogs. No. Late na tayo dahil Linggo na. May service pa tayo mamaya. At kailangan natin maaga. So, ayun. Maraming salamat dahil Jesus is always at the center. Yes. I love tayo ni Lord. I lagi good news ko sa inyo. Love tayo lagi ni Lord. And Jesus saves you from all your sins and even me. No condemnation. Then nothing can separate us from the love of God in Christ Jesus. No. Dapat lagi din tayong happy. No. At lagi think positive. Lagi tayong lagi ating kasangga si Lord. No. And ayun, maraming salamat sa panonood ulit. Please like, comment, and subscribe. Saan ba ulit yun? Dito ata yun. Dito, subscribe button yung red dyan. Tapos yung ring mo yung bell para updated ka sa mga skit vlogs and how to and unboxing and ganito. See you shit vlogs. So, ayun. Maraming salamat. May service pa tayo mamaya and magsimba tayo lahat. God bless you all. See you again sa Monday. Buwas.